thoughts, Carlos? Hindi maglalaro para sa Alas Pilipinas Women's Volleyball sa FIVB Challenger Cup. At most requested pala ito ni Coach De Brito. Pero bakit hindi siya makadalo? Ano sa palagay niyo ang dahilan ng kanyang pag-decline? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Ang Kremlin outside hitter na si Tots Carlos ay sigurado nang hindi makakalaro para sa Alas Pilipinas Women sa paparating na FIVB Challenger Cup na nakatakdang gaganapin mula sa July 4 hanggang July 7 sa Ninoy Aquino Stadium. Na si Tots Carlos ay palaging nire-request para sa national team pero sa ngayon, hindi siya makadalo. Ito ang pahayag ni Coach De Brito. Saad ng Brazilian Olympic tactician na kinailangan magpaliwanag ngayon ng mother company ng Kremlin ang Rebisco kung bakit wala si Tots Carlos. At maglalabas ng statement soon ang Rebisco sa impormasyon tungkol sa sitwasyon ni Carlos dahil umaasa si Coach Jorge na ang mga manlalaro na talagang madadala nila ay yung magagaling na talaga sa kasalukuyan at eksperyensyado. Kinumpirma ni De Brito na mananatili ang Alas Pilipinas sa parehong 18-player pool, ngunit may mga dagdag na hindi lumahok sa makasaysayang bronze medal finish ng bansa sa ABC Challenge Cup noong Mayo. Kabilang sa mga dagdag na ito ay ang Kremlin outside hitter na si Gemma Galanza at ang mga standout ng National University na sina Bella Belen at Alyssa Solomon. Ipinahayag ito ng Alas Pilipinas Women's Head Coach George De Brito ang balitang ito sa mga reporter sa huling araw ng 2024 FIVB Volleyball Nations League noong Linggo. "We still have the same players, of course we're gonna add, but now for the lineup, we have 18 players including Gemma Galanza and Bella Belen who will join us now. The pool almost complete and we'll figure it out with these 18 players," sad ito ni Coach Jorge. Ang Alas Pilipinas, pamumuno ng team captain na si Gia Morado de Guzman ay nakatakdang harapin ang Vietnam sa knockout quarterfinal sa July 5. At bali-balita nga na sa pagkakataong ito mukhang maglalaro na ang kanilang star player na si 40. Bagamat marami man ang nanghinayang kung bakit wala si Tots Carlos, at marami naman ang nagtatanong kung ano ba talaga ang dahilan. For me, baka kailangan ng Kremlin si Tots Carlos para aside sa import ay may bumuhat din as scorer ng kupunan. O baka may inaalagaan pa itong injury. Ikaw, ano sa palagay mo ang rason? At yan ang lahat para sa ating update ngayon, mga ka-joust, manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Ito na yung sekreto para gumaling. Yan pala yung sekreto para maging maganda. She's giving her friends a room here in our hotel. And there's a big ref, two doors, and the first floor